Hindi na matutuloy yung exhibit mo. Kailan na raw ulit? Hindi ka na raw ulit makakapag-exhibit sa kanya. Mag-break na tayo, Zinag. Gusto ko lang makita yung ngiti mo. Yung totoong ngiti mo. At alam ko hindi sa akin manggagaling yun. Ikaw, paano ka? Huwag mo akong intindihin. Bukas magiging okay na ulit ako. Kasi pangako mo sa akin, magiging magkaibigan ulit tayo, ha? Parang dati. Totoo naman. Patungo ko, sorry, ha? I'm drunk. We had fun. Nothing more, nothing less. Oh! Trish? James, it was nice seeing you, ha? Sige, may date pa kasi kami ng boyfriend ko. Kaya ba hindi mo kayang magmahal ng iba? Kaya mo, hindi malagay sa puso mo si Badong. Kasi si Benji ang laman niya, ano? Kahit hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niya. Mahal ko siya, eh. Kesa umiyak ka dyan, mag-isip ka ng paraan kung paano ka papakasalan ni Benji. Ito na po yung lahat ng list ng mga kilala niyo pong mahilig po sa painting. I want you to call all of them, one by one. Tell them, meron akong gustong taong ipaban sa kanila. Ay, sir, pasensya na, hindi kami nag-exhibit na hindi kilala. Pag naririnig nila yung pangalan ni Teddy, akala mo sakit ito pinandidirihan. Malay nyo naman kung makumbinsi pa natin itong si Mr. Salvador na i-continue yung exhibit. Papakausap natin kay Ate. Grabe kayo na-convincing power niya. May pag-aasa pa po sa mga exhibit-exhibit na yan. Ang sweet naman talaga ni Trish. Parang nagpapalakas sa akin yung girlfriend mo, ha? Alam niya yatang ako magiging future mother-in-law niya. Ganda naman ito. Oh, anak, bakit parang wala kang imik dyan? Problema ba, anak? Ano naman, ma? Anak, wala ka bang balak pakasalan si Trish? Hindi naman sa walang balak, ma. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ako ready. Alam mo, anak, wala naman talagang taong ready magpakasal. Kahit anong paghahanda. Tapos ang importante, mahal niya lang ang isa't isa. Tignan mo, kami ng papa mo. Biglaan din yun. Kaya lang kami, talagang sigurado na kami sa isa't isa. Isip namin na habang buhay, hanggang sa sana, tumanda kaming dalawa, kasama kami, magmamahalan. Alam mo, anak, okay lang naman na hindi ka pa ready, eh. Basta ang importante, alam mo na mahal mo na siya. Mahal niyo ang isa't isa. Inggit na inggit ako sa'yo. Ang swerte mo, eh. Ikaw pa rin mahal niya. Kung alam mo lang kung paano ako pinagdadasal na maging ikaw ako o maging ako ikaw, para maranasan ko rin naman kung paano ako mahalin ni Sinag. Anyway, Badong? Tulog ba na nito? Badong! Sir, baka naman po pwede niyo pa pong ituloy yung exhibit. Pasensya na talaga. Sa ibang museum na lang kayo makipag-usap. Pero sir, bakit po? Bakit po biglang nagbago po yung isip niyo? Baka naman po pwede pa pong mabago po ulit. Huwag na kayong makulit. Pasinabi ko, ayoko na. Ayoko na. Simple lang. Pero sir, pinaghirapan po kasi ng tatay ko yun, eh. Pwede ba umalis na lang kayo? Pero sir... Halika na. Me
may gusto ko bang sabihin kaya ka nagpunta rita? Wala naman. Napadaan na ako. Masa na kayo niya na ni Sina? Ayos lang. Magkaibigan ba naman kami? Magkaibigan? Naghiwalay na kami ni Sinag. Alam mo, hindi ko talaga mapapasaya si Sinag eh. Wala naman sa akin yung kailangan niya. Mahirap talaga ipilit ang mga bagay na hindi talaga dapat. Sa'yo ko pa talaga sinasabi, no? Sira ulo kasi itong best friend ko eh. Si Arman. Iniwanan ako eh. Hindi, hindi. Ayos lang, walang problema. Alam mo, pag hindi na tama, tama na. Baka naman sinabi ni Sinag na may iba siyang mahal kaya nakipaghiwalay si Badong. Baka ikaw yun. Ala, ikaw pala yung kasalanan eh. Imposibleng mahal pa ako noon. Nasaktan ko si Sinag. Pero okay na kayo. So meaning, friends kayo. Bro, walang sugat na hindi gumagaling. Yung sa inyo more than 2 years. Paano kung ikaw talaga yung dahilan? Anong gagawin mo? Wala na. Magkaibigan na lang talaga kami. Hanggang doon na lang yun. Sige. Ay, naku. Sayang naman tong Destiny's Promise. Eh, saan mo ba kasi nakilala yung art connoisseur na yun? Ano, di ba nga nag-aral ako sa fashion school? Nakilala ko siya doon kasi mahilig siya sa art. Naisip ko din na marami siya connection sa museum. Kasi sabi ko baka pwede niyang... Pwede kayang tulungan. Pwede niyang tulungan yung friend ko. Ikaw yun. Abe, si... Maliit lang daw siya ng konti. Pero mas maganda siguro, hintayin na natin siya tapos punta tayo ng bookstore. Check natin yung libro mo. Okay? Hindi natin siya maliliit lang. Konti lang daw. Pesi! Ito, oh! Parang dito sa bookstore na to, last na to. Ibig sabihin mo, kami pa rin bumibili talaga. Naku, Bessie, sabi ko sa'yo, mag-restock sila, mag-reprint sila para sa'yo. Tapos, siyempre, bagong kontrata, meron kang second, meron kang third, tapos meron kang fourth. Basta dapat kasi grabe ng Harry Potter yung libro mo, ha? Grabe na yun. Oo, diba parang J.K. Rowling, tapos Sinag Obispo. Kanong level? Tingnan! Ito na lang talaga eh. Naku, alam mo, Bessie, sana nga ganun yung mangyari. Kala ko talaga naapektuhan nung Fiona na yun yung sales ng libro ko eh. Kailin masano, tinan mo, bestseller pa din. Sige. Miss, last na lang ba talaga ito dito sa bookstore ninyo? Bakit hindi kayo mag-restock? Baka naman meron bumili. Anong gagawin nila? Maghahati. Ay, ma'am. Isa lang talaga ang kopya niyan. Tagal na nga niya dyan, walang bumibili. Ang chismis, kinopya lang daw kasi yung naman ang libro. Talaga ba? Tapos, eh sino ba naman ang bibili ng nakaw, di ba? Talaga? Nabasa ko na nga yan eh, yung kopyang yan. Sinuli ko lang. Nakakatawa naman, kaya lang, kawawa naman yung may nakawan, di ba? Iba ang kumikita. Pwede ako naman. Chismo ka talagang babae ka, ha? Nakita mo ba itong mukhang to? Ito, oh! Ito siya! Ito yung writer, oh! At saka hindi siya yung nagnakaw, siya yung ninakawan! Chismo ka saka talaga! Bessie, yaman na mo na patulan yan. Ikaw, ha? Oo, Bessie. Check your sources before you spread the news! Yaman na. Bibili ko na to, akin na to! Sold out na! Baka na sinasabi dyan. Sugatan mo. Okay. Tatay niyo! Nay, hindi po ba kasama si ate doon sa exhibit? Hindi. Ate Sinag niyo, meron siyang kausap na iba. Tapi!
Init pa din ulo mo. Init pa. Eh, kasi naman, mga taong naninira na yun, hindi nila alam, may nagsira silang hanap buhay, dangal at pangarap. Isa pa tong Arturo na to. Kainis. Nagsabi niya makikipagkita siya sa atin. Kasi hindi naman siya susulpot. Eh, kaya mo na, Besh. Ganun talaga. Kaya na natin yun. Pero, salamat, ah. Siyempre, ayoko rin naman na mapahamak ka. Eh, masakit sa loob, pero kung magpapa-apekto tayo, edi buong gabi tayong BV. Dapat good vibes lang. Positive all the way. Ay, nako, Bessie, ha. Believe talaga ako sa'yo dahil lagi kang positive. Pero nakakainis din kasi. Hindi man natin nalaman kung bakit ginawa sa'yo nung Fiona na yun yung ginawa niya sa'yo. Bakit hindi ka sinisiraan? Tapos bigla na lang siyang nawala na parang wala. And for our next artist, let us all welcome Mr. Alfonso Manalastas. I hope you like this original piece that I wrote. Do you remember the night we met? You asked if you could borrow my bicycle to the moon, and I wanted to take you to the sky that night, to fit you into my breast pocket and pedal my way to the stars. I could swear the moon glowed a little brighter the night you left. You took with you all the street lamps outside my bedroom, all the light bulbs inside. I am sorry. Iisip din naman ako. I do not have enough gravity in my hands kaso, to keep you landlocked, yung to keep you cradled in my heavy arms. I am sorry. I do not have enough mouths or honesty to beg you, baby, stay. Hindi ko kasi kahit mag-explain ako sa mga tao. Hindi na rin sila maniniwala. I have a fabulous idea. Ano na naman yung fabulous na yan? Fabulous. Thank you, Alfonso. Sino next? Sino? Ako! Ayun, si ating Butera. Please, give a round of applause. Ha? Go, Bessie! Kasi merong nahihira ng reputasyon niya. Gusto lang namin patunayan na wala siyang ninanakaw at siya talaga ang sumulat ng libro niya. The one and only, DJ Sunshine, ang reyna ng mga hood. Bessie! Kasi naman, ang daming tao. Mas maganda nga yung maraming tao para maraming mag-upload at makakita na magaling ka talaga. Halika na. Kasi naman eh. Damot ninyo. Isang pagkakataon lang naman ang hinihingi ko. Hindi lang naman para sa akin to, kundi para sa pamilya ko. Bakit pa wala kayong puso? Mahal kita, pero paano? Hindi naman bago yung ganong klaseng pagkalito. Yung pagkatuliro, pagkalito ng isip at puso. Umpisa natin sa simpleng tanong. Maliligo ba ako o matutulog? Sana ganun lang ka rin sagutin lahat ng tanong. Na kapag nagdesisyon ka, sana bukas pwede pang mabago. Pero paano nga masasagutin ito? Mahal kita pero paano?
Kung alam mong yung paano na yon, pwede pagsisihan mo. Na yung paano na yon, kapag nasagot mo na, hindi mo na pwede bawiin pa. Pero, tapos na. Totoo, tapos na. Hindi na kailangan kahabain pa. Yung to lang to, yung pagkalito, at yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi tama umaapila. Hindi tamang naghihintay na matapos ang isang bagay na naumpisahan na sa iba. Hindi tamang pumipila ka pa sa isang pintong nakasara na. Kung hindi tama, alis na. Paano na. Na kung pwede sana wala nang paano, magtapos na lang sa mahal kita. Sa mahal kita at mahal mo rin ako. Can make things happen if I give my all to be by your side. That's where. Pero hindi dahil hindi rin naman yun yung pamagatang tula ko. Dahil kung ganun kadali, wala nang kwento. Wala tayong hugot. Mahal kita, tapos na. Sana ganun na lang talaga. Sa totoo lang, tapos na. Yung to lang to, yung pagkalito, at yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi tamang umaapila. Hindi tamang naghihintay na matapos ang isang bagay na naumpisahan na sa iba. Hindi tama. Hindi tamang pumipila ka pa sa isang pintong nakasara na. Kung hindi tama, alis na. Paano na. Yun lang po. Salamat. Sorry. Wala akong alam dyan. Naku, hindi ako naniniwala na wala akong alam siya. Ano ba yung puso ka naman? Puso? Pero, I don't have any idea. Sorry. Napadaan lang. Dito mo mabuti sa puso mo. Ika na! Wala ka pa na! Papi, tama na. Hindi mo to kailangan gawin. Hindi mababawasan ang problema natin. Madadagdagan na lang. Papi, alam ko na nahihiya ka sa akin. Sa amin ang mga anak mo. Pero mahal na mahal ka namin. At hindi mababawasan yun ang dahilan sa mga problema na marating sa atin. Sinabi mo kanina. Salamat, pero hugot na yung Nina yun. Talaga ba? Ano ba to? Basta sabihin mo lang kung anong gusto mo sabihin. Yung galing dito. Pag wala akong masabi, sabihin mo lang ako, ha? Ganyan gabi po. Ako po si Benji Rosales.
napadaan lang talaga ako dito kasi bibili sana ako ng pasalubong para sa nanay ko. Wala talaga ako idea sa mga gato sa mga hubad. Pero kapag nawala ako si ano lang, si DJ Sunshine na naging bahala sa akin. Okay, so, ang ngayon ko lang sasabihin to, kahit hindi pa sigurado, kahit wala pang oo, susubukan kong patugtugin yung gitara kahit ano, kahit wala sa tona. Naikanta lang yung sinasabi ng puso ko. Akala ko wala na. Akala ko naubos na ng panahon yung natitira kong supply. Pero yung butil na singlit ng bigas, pwede pa palang tumubo. Ngayon talaga nag-uumbogan ang isip ko at puso. Parang may bumalik dito. Parang siguro. Wala na akong maisip. Si Herb, please. Sabi nila kahit dalaw ng tubig, kayang pigilan ang puso ng dadami, kayang iwasan. Kung ang matataanan ay masisira, kung ano man yung babalik na yun, itaboy na lang. Pakiramdam ko, ako'y nasa bitag. Kahit makaalpas, wala pa rin takas. Nakapag-iginlaw ko yung mga paa ko papunta sa'yo. Masasaktan kita. Masasaktan din ako. Pero kapag nanatili ako sa pagkakagabos, hindi magtatagal, hiling ako'y maubos. Kaya naman kitang pakawalan. Ngunit ako may isang kondisyon. Huwag kang magpapasalaman. Huwag kang bilingon. Mamarapatin ko na lang na magtapos ang lahat sa pagpapalaya ko sa'yo. Kaya huwag kang magpapasalaman. Huwag kang bilingon. Para hindi ka uminto. Kapag nakita mo ang dulo ko ang aking puso. Gabi na, napasugod ka. May balita ako sa'yo. May nakausap akong staff kanina sa Sining Filipino Exhibit. May nagpakansela kay Mr. Salvador na exhibit mo. Vicente Rosales. Hayop siya. Press pala tayo ng hugot na. Kaunti lang naman ang hugot sa mundo eh. 4 lang. Joke. Na, sinag. Bakit? May gusto sana. Ay, dito na pala si Nina. Sige na, medyo na nakamaya. Sige, bye-bye. Sadali lang. Ano? Bakit aalis na tayo? Hindi pa nga tayo nakaka-order. Kaya aalis na tayo. Ano ko ba? Aalis na tayo. Wala pa kong order sa table na. Okay lang yan. Tara na. Bye, Benji. Kahit drinks lang. Alika mo. Upo na ako, diba? Ano ba yan? Tara na. Kahit. Beshi.
Beshi. Salamat! Mama. Ano ba naman kasi yan? Sayang naman yung moment. Iriin natin. Ano ka ba? Tara na, Beshi. Pag hindi ka... Sino to? Ito. Ikaw ang bukas na aking hinihintay. Ay, pagod ako. Ay! Oh! Beshi! Nakalimutan ko yung Destiny's Promise. Ha? Kailangan ko siyang balikan. Isama na, balikan! Hindi, dito ka na lang. Ako na lang babalik. Ha? Padalian ko na. Ha? Bilisan mo! Uy! Ano nangyari dito? Palabasin nyo na lang dito yung matandang yan! At dito kami magtutuos! Anong pagtutuos ang sinasabi mo? Naniniwala ka ba si Destiny? Ewan ko, siguro Destiny ang nagdala sa atin sa moment na to. Para magtagpo tayo at makita yung hinahanap natin. Yung Destiny's Promise. Kinikilig ako! Parang may gustong sabihin ng tadhana, ano anak? Babe, wala ka bang plano na magka-pamilya, magka-asawa, magpakasal, or mag-propose man lang? Ano ba tayo makasal? Tama ka, di ba? Sabi mo, nasa atin pa rin yung desisyon. Tayo pa rin ang gumagawa ng mga pangyayari sa buhay natin. Will you marry me? Bukas na aking hindi.